Yan po yung victim natin, grade 12. Si Kiara, pansakala po. Natagpuan na lang daw po itong malangbuhay noong November 1, alas 10 po ng umaga, sa barangay Tibanga, Iligan City. Ayan po. 17 years old, grade 12 student po yan, Idol Rafi. Okay, at gusto mo paimbestigahan po ng pamilya, yes po, ng kamag-anak, especially itong kanyang papa na si Mr. Pansakala, isang OFW sa Italy. Ano ba talaga ang nangyari? Kasi up to now, yung mga otoridad, hindi pa rin talaga tukoy ang mga salarin. O ang salarin o mga salarin. Pero meron silang pinapalo na lead na para sa kanila ay pwedeng maging daan para masolve yung case. Sa ngayon, ang tawag pa rin sa kanila ay persons of interest. Sir Ruel, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Una sa lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Ngayon, Sir Ruel, kung okay lang po, magbabato lang po ako ng ilang katalungan para sa ating mga otoridad na nakikinig na po ngayon. At pwede rin ko kayo magtanong later. Kailan po kayo huling nakausap ng inyong anak bago ano mangyari itong insidente? October 26. Nung mag-usap po kayo ng October 26, ano yung mga nabanggit niya sa inyo? Ano yung mga nakwento niya sa inyo? Pinapadalhan ko siya ng pera para sa... Kasi gusto niyang magpabili ng yung sa ticket na ano, concert. Okay, noong October 26, yun po yung huling pag-uusap niyo ng anak niyo. Oo. Si Kiara. Okay. At sabi niyo, ang napag-usapan niyo ay gusto niya magpabili sa inyo ng ticket o gusto niya bumili ng ticket para sa isang concert. Oo. Okay. At nabanggit niya ho ba kung sino yung kasama niya sa concert, mga kasama niya? Oo, mga kasama daw niya sa yung sa dance group nila. Okay. Bukod po doon sa concert, wala ho ba siya mga nabanggit sa inyo? Ang mga naniligaw sa kanya, yung mga nangaharas sa kanya, yung mga ungulit sa kanya, yung mga ganun po mga bagay, meron ho ba siya mga nabanggit? Wala. Wala naman po, wala. Wala siyang nabanggit na mga kakaibang mga kwento? Oo, wala. Out of wala. The ordinary? Oo, wala naman po. Okay. October 26 po yan. And then, kailan po na tagpo ang patay ang biktima? 29 na siya ng mga alas 10 ng umaga. Sino pong kasama niya sa bahay, sir? Bali, siya lang mag-isa. Siya lang mag-isa? Oo. Sa bahay ko, bali, siya lang mag-isa ang nakatira. Kasi ako nasa, nasa abroad. Tapos yung, pati yung kapatid niya, yung nanay niya, may pamilya ng iba. So wala po siyang kasama sa isang bahay. Ano po ito? Apartment? Bahay? Condo? Bali compound siya. Bali yung compound? Compound. Bali sa kabilang bahay, yung kapatid ko na PWD at saka yung pamangkin ko. Okay. So compound po yan, pero yung mga nakatira doon sa loob ng compound ay magkakamag-anak din? Oo, yung nakatira. O, kami lang kami. Bali kapatid ko at saka yung pamangkin ko. Okay, sige. Tapos sa likod, yung bahay ko. Yun yung si Kiara nandoon. Okay, sige po. Hello, magandang hapon po sa inyo, Major Rabago. Sir, magandang hapon po, sir. Okay, kumusta na po yung takbo ng investigation niyo po? Sir, mayroon po tayong person of interest, sir. Kasi po, yung sa investigation natin doon sa loob ng compound, subject for lie detector test po yung ang tito niya, yung kapatid ng tatay niya, saka yung pinsa niya. So, hinintay pa natin yung kailan maging available, darating yung machine for polygraph test. Ah, okay. Pumayag po sila magpa-polygraph test, itong mga person of interest. Yes, sir. Sa isang angulo po yan, sir, na sila yung nasa loob ng compound. Okay. Unang tanong po muna, sir, meron ho bang indication na nagkaroon ng forced entry doon po sa tinitirahan na bahay nitong biktima? Sir, wala pong naging forced entry po, sir, sa bahay na tinitirahan ng biktima, sir. Sa main door. Sa main door. So, bukod po sa main door, meron pa rin pong kwarto. Diba? Doon siya natutulog sa kwarto siguro. Sa kwarto niya, sir. Saan po siya natagpuan? Sa loob ng kwarto niya mismo, sir. Okay. At doon sa kwarto, wala rin pong forced entry? Wala, sir. Wala indication. Rin pong forced entry. Okay. Yung pong buong bahay, yan po ba ay na-examine na po ng SOCO para sa mga fingerprints? Yes, sir. Buong bahay po, sir. Tapos yung
May mga naisubmit po na mga samples for examination po ng kuan ng sa ginawang investigation ng suko po natin, sir. Hinihintay na lang po yung results, sir, dahil accordingly aabot po ng around 2 months bago maging available yung result po. Bakit po medyo matagal? Nagtataka lang po ako kasi may mga kaso, especially pag mga big cases, sensational cases, yung NBI ang bilis, in 1 week na ibibigyan agad yung result. Yan po yung binigay na impormasyon sa amin galing po sa SOCO po mismo, sir. O sige, pero pakibilis-bilisan lang po sana. Ngayon, Major, nakausap niyo na ho ba ang kanyang mga kaibigan o kamag-anak, yung mga kasama niya doon sa compound, kung meron silang nakita, naramdaman nung supposed to be nangyari yung insidente, yung krimen? Yes po, sir. Nakausap na po namin lahat, sir, na magiging kung saan tayo makakuha po ng mga vital na impormasyon po. Okay. Para sa ikata-resulta po ng insidente ito. Okay. Meron po kayong person of interest. At itong person of interest, kasama niya ho dyan sa compound at ito hubay mga considered na kamag-anak? Sir, kasali po yung sa angulo po, sir, na baka kasama lang niya sa compound. Yun nga po, sir, nagpa-subject for polygraph test po yung tito niya, sir, sa kayong pinsan. Tapos, sa isang angulo din po, sir, dahil nawala po yung ulo kahit walang course entry na nangyari, sir. Pero baka po, sir, nasalisihan siya. Pagpasok niya, hindi niya naisara yung main door, gumiritso sa kwarto. Baka po, sir, hindi niya naisara yung main door, nakapasok, nakatago doon sa taas. Tapos, nung naisara niya, nasa loob na yung tao, sir. May possibility po kasi na ganun, sir. So, tumingin po kami sa ibang angulo, sir, na baka din po may nakawan na nangyari, sir. Dahil nawala po yung laptop na niya at saka cellphone. Okay. Maaari po sigurong masasabi natin siya po ay namolestya dahil sa picture po na meron kami dito, hubot-hubad na po siya. Or natitira naman po sa kanya ay yung sando at nakataas pa at yung kanyang parang sports pambaba. Sports bra po yata, sir. Sports. Opo. Ay wala na, tinanggal na. Sir, sa autopsy result po niya, sir, asphyxia by suffocation po yung sa pagkamatay. Autopsy. Ito pong mga person of interest, sir, na kamag-anak, na-check nyo ba kung may mga kalmot ito? Na-check po natin, sir. Wala pa tayong nakita ng mga kalmot, sir, sa parte ng katawan na, sir. Okay. Wala po bang CCTV sa compound? Wala pong available na CCTV, sir, sa compound, sir. Okay. Kung compound yon, di ba dapat merong main gate? Merong main gate, sir. Okay. Yung main gate ho ba, madaling mapasok, maakyat? Yung bakod, sir, sa pag-imbestiga namin sa bakod, sir, kayang akyatin ng tao yung bakod, sir. Ah, mababa lang po. Yes po, sir. Okay. Bakit po naging person of interest yung tito at pinsan kanyo? Ganun po kasi, sir, sa ginawang investigation, sir. Lalo pa't wala po tayong malinaw na motibo, sir. So, lahat po yung nasa paligid po, sir, na posibleng magiging may kinalaman po, sir. Magiging person of interest po kasi natin, sir. Oo, tama po yan. Okay. Does it mean na sila na agad suspect? Sila po, yes, kahit tinawang person of interest, interesado po kayo na makausap sila na baka makapagbibigyan ng impormasyon na para mapalawak at mapaganda at hanggang sa makakuha kayo ng tamang impormasyon makasolve sa kaso. Ganun po, person of interest. Okay. So far, ano po yung mga information na kuha nyo dito po sa mga person of interest? Nakakatulong ho ba? Mas magiging may malinaw po tayo na susunding proseso sa investigation natin, sir. Kung makapagbigay ng mayroon tayong magandang makuha sa mga laboratory test, sir, na in-undergo at saka matapos yung polygraph test po sa tito niya, sir, saka sa pinsan. Para naman po, kung wala talaga doon yung kuan, makapag-focus po tayo sa isang angulo, sir, na baka po nasalisihan ng magnanakaw dahil wala yung laptop niya saka cellphone. Yun po, sir, sa isang angulo noon po tayo, sir. Tama po yan. Siguro, sir, isa sa mga pupuntahan nyo, checkin nyo, yung mga sanlaan, yes, sanlaan na tumatanggap ng mga cellphone at mga laptop? Yes, sir. Nagpo-post na rin po kami sa social media, sir, sa Facebook. Yung description ng laptop niya, sir, baka po may sino yung nakabili o nabintahan, baka po maaring matulungan kami na magpresenta dito sa station, sir, para makapagbigay linaw din po. Very good. Sige po, kami po magpo-post din sa aming Facebook page para ma-alert po yung mga kung sino man yung nakakaalam kung nasa yung laptop na yan o nakabili o yes, naalukan. Di ba? Benta. Mas mabuti po, sir. Oo. Anong klaseng laptop po yan, sir? Asus, sir.
Mm-hmm. Okay. Ito, eh, nandito po sa akin yung description, sir. Bigay ko lang mamaya, sir, sa staff mo, sir. Bukod po sa laptop, ano pa po yung mga nawawala? Yung cellphone niya, sir, na kwan, may description din po tayo sa cellphone niya, sir. Okay. Laptop, cellphone, ano pa po? Yan lang po, sir. Okay. Sir Ruel? Yes, sir. Si Major Felix Rabago Jr., siya po yung station commander sa Iligan City, sa Station 10-5, gumagawang investigasyon. Meron kayong gustong itanong kay Major, Sir Ruel? Wala na siguro. Kasi kahapon, pumunta ako sa Station 5, nagtanong din ako sa kanya kahapon. Opo. Nag-usap kami kahapon. Oh. Yun nga lang, yung meron silang isang, yung anggulo nga na inaano pa nila ngayon. Okay. Sandali po, sir, ha. Kausapin natin itong best friend ni Kiara, alias Sheila lamang. Sheila, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay, barkada ka ni Kiara. Yes po. Okay, bago mangyari insidente, wala ho ba siya nagkikwento sa inyo? Nakakaiba? Wala naman po, sir. Okay, wala ka bang alam ng mga nagkikwento sa kayo sa ni Kiara, ng mga lalaki o kahit sino man, babae man o lalaki na nangaharas sa kanya, nangungulit, kaaway niya, hindi siya gusto, etc. Wala po, sir, pero meron po yung mga parang maglalakad lang po siya tapos may parang mag-catcalling, batawag nun. Ah, yung sisipol, catcall. Sisipulan siya. Okay, tambay dyan sa lugar, malapit sa tinitira niya. Mm-mm. Okay, makikilala mo yon? Kilala mo mga pangasila kung sino sila? Hindi po, sir. Kasi di po ako taga dun po sa kanila, sir. Ano yung nakikwento niya sa'yo? Dun sa kanilang Opo. Lugar, may mga sumisipol-sipol. Mm-mm. Okay. Major? Yes, sir. Okay, nakipag-unayan na po kayo sa mga kamag-anak din dyan sa compound o mga taga-barangay. Eh, may binabanggit tong barkada na mayroon na palagi nagka-catcall yung sumisipol-sipol. Parang nangaras na rin po ang tawag doon dito kay Kiara nung siya nangyayari pa. Na, kwan po sir, yung sa malapit sa kwan sir, malapit doon sa compound nila sir, may mga nagtatambay-tambay din kasi po kung gabi. Tapos nung nagkanda kami ng investigation, lumapit kami sa mga president, eh sabi nila, pinatawag daw na sa barangay para magsialisan doon yung magtambay kahit gabi na. Pero nung kunin ko doon, sir, kung kuan, mga pangalan, wala silang may bigay, sir, dahil hindi man lang pinapunta sa barangay. Pinuntahan lang na sa area at saka sinaway. Pero at least may nakakilala sa mga tambay na yun, sir? Wala, sir, wala. Pero nagganda kami ng investigation, sir, tinitingnan namin yung anggulo, sir, na kuan, yung posibleng pagnanakaw, may person of interest na rin po kami, sir, na sinusubaybayan, sir, in case po na doon talaga magpunta yung investigation natin, sir. Okay. Di ba yung mga cellphone po ngayon, meron pong tracker yon, malalaman po yung location? Nung nirefer namin sa kuan, sir, yung sinabit namin sa cybercrime unit yung cellphone na, sir. Nandoon na rin po yung description ng cellphone, sir. Nandoon na rin sa kanila, sir. Initially, yung sabi nila, sir, yung sa pagkasubmit namin, sir, matagal na hindi nag-aambit yung cellphone, di nila matrace accordingly, sir. Okay, sige. So, bigyan nyo na lang po sa amin yung mga information na meron kayo, especially yung mga pictures po. Of course, yung mga inimbestigan nyo po pa rin, wag, kahit di nyo ibigay sa amin dahil ayaw ko ma-preempt yung ginagawa nyo investigasyon. Yung mga katulong yes, lamang po, tulad itong itsura ng cellphone, itsura po ng laptop, sir, ipopost namin. Okay? Tatay Ruel? Yes, sir. Sige, from time to time, kami po ay may pag-unayan sa PNP, kukuha ng update at agad-agad i-update din namin kayo. Okay. Para dun sa kaso. Sige po, sir. Ganun lang po sa ngayon. Major. Yes, sir. Okay, magtawagan po tayo ulit next week. Sana po meron yes, tayong sir. Bago. Ulit time po, sir. Tapos, sir, kunin ko na rin po siguro, sir, yung sa staff nyo. Baka may tips yung Facebook page nyo para doon na rin namin maibigay yung mga na-post namin na description ng laptop, sir. Sige po, sige po. Huwag niyo pa ang telepono, yes, kausapin po kayo ni Odette. Salamat po, Major, sir. Thank you po, sir. Yes, sir. Sige, sir. Welcome, sir. Anytime po, sir. Opo, sir. Sige po. Sir Ruel, maraming salamat at kami po'y kukontak sa inyo from time to time. Salamat po, Sir Ruel. Okay. Thank you. Salamat po. Salamat.